utang na loob. Huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin. Dadaan lang ang lahat. Kapag tinanggap natin na hindi natin kayang malayo sa isa't isa, kapag ginawa natin yung mga tama para sa sarili natin, Tatoy, ano pa ba yung tama? Kasi hindi ko na alam kung ano yung tama eh. Dahil sa tuwing gagawin ko yung tama, palaging merong masasaktan. Gulong-gulo na ako, Natoy. Gulong-gulo na ako. Utang na loob natin, tama na. Itigil na natin to. Kasi sa tuwing hinahawakan mo ko, sa tuwing pinaparamdam mo sa akin kung gano'ng mo ako kamahal, tinatanong ko yung sarili ko kung hanggang kailan to. Tinatanong ko yung puso ko kung magkakaroon pa ba tayo ng pagsasama na may katahimikan. At langis ang katayuan natin, yan ang kawangis, pilitin mang magsamay, may mahahapis, ganyan-ganyan tayong dalawa. Ang panuntunay magkaiba. Mang, nung nabubuhay kayo, sinunod ko lahat ng gusto niyo. Ilang beses kong hindi pinakinggan yung sigaw ng konsensya ko dahil pinili kong pakinggan ang mga sinasabi niyo, ang mga hiling niyo. Dahil hindi ko maatim na biguin ka. Nakagawa ako ng mga bagay na labag sa kalooban ko para lang masunod ka. Pero Mang, iba na ho ngayon. Alam ko may mga binatawan akong sumpa sa inyo noon. Pero paano kung magagawang kalabanin ng sarili kong puso? Paano kung magagawang pakasalan ng isang tao na hindi ko naman mahal? Hindi ko papakasalan si Clara, Ma'am. Kasal ako kay Irene at hindi ho magbabago yon. Katulad ng hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Dito sa telepono, mas maganda mang galing dun mismo sa Stallion's Mouth. Ha? Anong Stallion? Basta, pumunta ka na dito para magkaintindihan tayo, ha? Ah, sige, sige. Ganda naman ang drawing ng apo ko. Sasali ka ba sa contest? Hindi po. Para po ito sa amin ni Mama. Gusto ko po kasi makita kaming lahat magkakasama eh. Pero parang hindi naman po magyayari yun. O bakit naman? Hindi pa po kasi nagkapati sina Mama at Daddy eh. Tapos po si Daddy parts, padalaw-dalaw lang po ang pwede. Mahirap po pala, Lolo Tay. Ang ano? Ang ganito po. Dalawa na naman ang apo ang daddy ko. Pero hindi pa rin po ako masaya.
Tapos po si Mama, palagi po malungkot. Halika rito, Apo. Halika. Apo, wag na wag mong isipin hindi kayo masaya. Ba't hindi ba kayo masaya na kasama namin? Hindi ka ba masaya na lagi kang pinaglulunto ni Lola Nay? Masaya po. Tumataba na nga po ako eh. Oh, yun naman pala eh. Eh, huwag mo iniisip na nalulungkot lang kayo. Dahil sigurado ko, masaya ang mama mo. Oo, oh, may mga problema, pero wala makakapawi ng kasiyahan niya. Dahil andyan ka. Kaya, huwag kang sisimangot. Huwag magpapakita ng lungkot. Dahil, ikaw ang nagpapaligaya sa mama mo. At, siyempre sa amin. From the airport with this pasalubong for you. Uy, ito wow. Sa kanya muna. Ayan, ha. Wow, ang dami naman yan. Ito ang surprise ko sa iyo. Uy, salamat. Uy, ito nung nga yung dinigong gusto mo. Ay, naku, let's not talk about him now. Let's talk about him later. Ano yung sinasabi niyang stallion? I don't know that. Ay, hindi, Bebs. Hindi si Debbie yung stallion sinasabi ko. Ay, ito! Si Jaime! Jaime, may pag-uusapan ba tayo? May nakalimutan ba akong appointment natin? No. Bigla lang talagang pagpunta ka dito. Kasi ganito yun, Debs. May maganda siyang balita. Si Stallion. Ay, sorry. Si Jaime sa atin. Sige na, sabihin mo na kasi. Sabihin mo na. May Asian Summit Hospitality sa Singapore at kasaring happy days. Thanks to Jaime, you know. At salamat na rin sa kaibigan nating madaldal. Hello. Kasi inunahan niya yung good news, no? Pwede bang bumili na muna kami ng kape para sa inyong dalawa? Okay lang ba yun? Ay, coffee. Halika, bumili tayo na bumubulang kape. Naku, bumubulang. May bumubulang kape. Kasi bubula yung bibit mo sa akin. Halika rito. Ay! Ay! Ay, Natoy! Nice to see you around! Sali. Bibili lang sana ako ng gatas ni Clara. Bakit? Bukos na agad? Hindi ko iniinuman yun, ha? Siyempre, pang buntis yun. Hindi ko iinuman yun. Bakit naman? Pero in fairness, masarap. Sige na nga, aminin ko na. Natikman ko na isang araw. Sali, wala naman ako sinasabi. Hindi naman kita pinagbibintangan, eh. Nagtataka lang ako. Eh, kasi si Clara, eh, parang nagre-rebelde. Ayaw inumin yung mga gamot tsaka yung mga gatas niya. Bakit daw? Anong gusto niyo mangyari? Gusto ba niya pati sa pag-inom niya ng gatas, babantayan ko pa siya? Hindi naman. Pero buntis eh. Eh siyempre, alam mo na naghahanap ng atensyon. Parang hindi naman yata ako nagkulang sa ganun, Sally. Ikaw bahala ka. Andun na si Clara sa loob, naghihintay. Lagi. Para sa'yo. Sige, ingat ka. Lakad na ako. Kaya lang malayo pa yun eh. Pero sige, exercise na lang ako. Oh, kailangan mo ng good vibes. Okay lang po ka ni Tatay, pero salamat na rin po. Buti naman. Alam mo, alam kong gusto ng mamang mo na maging masaya kayo. Thank you.
I'm sorry. Mas inuna ko pang tignan yung mga gamit sa bahay kaysa sa'yo. You must be the youngest, Emma, right? Ako nga po. Sorry po ah. Hindi ko po kasi talaga kayo kilala. Never po kasi kayong nabanggit sa akin ni Mamang. Ganon? Bawal banggitin? Parang bad words? Si Ate Kuching talaga. Hindi niya ako binigyan ng chance na imbitahin sa mga kasya ng buhay niya. Siguro, hindi pa rin siya nakaka-get over. Get over po saan? Ay nako, Emma, mahabang kwento yan. Baka gumangon sa hukay ang mamang mo kapag naungkat yan. Actually, may point ang naitetay mo. Let bygones be bygones. Kasi ang nakaraan, parang patay na yan. At ang patay, dapat nililibing na. Kasi pag lagi mong binubulat-lat, ew, kadiri lang, hindi ba? Ah! Where's your manners, Emma? Siyempre, kailangan selfie muna tayo. Pose, Iha. Excuse me, kaming dalawa lang. There you go. Hashtag, Aunt Mira's back. My friends from Singapore invited me, I mean us, sa forthcoming Asian Summit for hotel and resort owners. Eh, sandali. Paano naman kami nasali dyan? Eh, maliit na events company pa lang kami. Walang malaking maliit dito, Irene. And besides, you know, think of it as the perfect avenue for networking. Irene, come on. Huwag natin palabasin ang opportunity na to. Look, don't worry about the expenses, okay? Kung kailangan niyo mag-utang, papautangan ko kayo. Ang mahalaga makapunta tayo. Irene, this is the perfect time for you to get up and move forward with your life with me. I mean, you know, with me. Because we're practically business partners, right? You know, with career-wise. Look, you're helping me with my business and I'm helping you with yours. And besides, wala naman ibang makikinabang dito kundi si Miko. Right? And this is what we want for our son. Teka. Ang halintapat, saka andyan yung apo mo. Huwag kang nag-iisip ng kung ano-ano, ha? Ano ka ba, Domeng? Matutuwa lang ako sa'yo. Natutuwa lang ako na ikaw naging katuwang ko sa buhay. Eh, kasi hindi naman lahat ng lalaki may pamilya katulad mo. Hindi rin lahat ng ama kasing buti mo. Kaya napakaswerte namin sa'yo, eh. Teka, mahal. Parang lumalaki yata ulo ko. Eh, bakit mo naman nasabi? Eh, wala naman akong extraordinaryong ginagawa. Eh, ginagampanan ko lang yung alam kong responsibilidad ng pagiging isang padre de familia. Yung maging sandigan at ipakita ko sa inyo ang pagmamahal ko. Yun nga yun, mahal eh. Kung isa kang superhero, yan ang superpowers mo. Kaya ako nasabing, swerte kami sa'yo. At ito naman ang pinanggagalingan ng superpowers ko sa masasarap na niluluto mo. Alam mo, mahal, yung nakikita mo sa akin, eh, refleksyon lang yun ng pagmamahal at suporta nyo. Kung sinasabi mong napakaswerte nyo, eh, di hamak namang napakaswerte ko dahil andiyan ka, lahat kayo, mga anak natin at apo natin. Iba, mahal? Ano ka? Pwede nga lang talaga na ako ang sumama dyan kay Amy. Sumama na ako, ngayon na ngayon na. Kaso, Bebs, hindi nga akong gusto niyang kasama. Ikaw ang gusto niyang kasama. Tsaka dapat, Bebs, ikaw naman talaga mag-represent nitong happy days, no? Kahit sa totoong buhay, hindi naman talaga happy day. Ano? Sige, nagsabi sa'yo hindi ako happy. Kakalaya lang ni tatay. O, anong rason ko para hindi maging masaya? You are really not happy. I know it. I can feel it. Because it came from the nose. Diba? Yan, ama. Kasi ganito kasi yan, Marsa. Sinatoy kasi. Ay, naku. Ganito yun. Kapag tinuloy mo yung Singapore na yan, eh, di masaya. New place, new ambience, tapos makapag-focus ka pa sa work mo. Jaime, ganun. Sama na ako Singapore. Pero kayo ang magbantay dito sa happy days.
Andiyan naman si Nanay Becca, pwedeng tumulong sa inyo. Oh, oo! Kaya-kaya namin. Oo, pero Mars, ha? Kung may susuko ang bataan, na, naku, kayo na atoy kami. Kulong ko itong sasama lang sa Singapore. Yes! Huwag ka mag-alala. Hinanda ko na lahat. Pagbaba natin ng plane, may coach na maghihintay sa atin. Ihahatid tayo sa hotel, tapos sa venue no convention. Okay. Ano pa ang kailangan kong dalhin? Yung portfolio ng Happy Days, hindi ba? What about yung... Irene, relax. Kagaya ng sinabi ko, hinanda ko na lahat. Pinahanda ko na lahat ng kailangan madalhin kay Tonet. Kahit hindi ka pa umuoko sa akin. I was really hoping that you'd say yes. And you did. Oh, wala na ba mo yan, ha? Oo, sige. Jaime, salamat, ha. Alam mo, malaking bagay to sa Happy Days. Daddy Farts! Migo boy! Kamusta? Guess what? Mama and I are going on a trip. Talaga po? Mm-hmm. Sana nga kasama ka eh. But maybe next time. Magbe-vacation tayo. Yay! Tara, Daddy Farts! Ito ang magpapakita ko sa'yo. Magandang hapon po. May pupunta lang ako kaming business trip ni Irene. Para rin ho ito sa future ni Miko. Nagluluto na kami ng merienda. Eka! Daddy, tingnan mo! Just leave the maletas there, Tatay. Ako nang bahalang maglagay niyan sa mga cabinets. Wala naman akong balak pakialaman yung mga gamit mo eh. Baka akong magka-virus. Alam mo, Tatay, hindi ka pa rin nagbabago. Wala na si ate. There's no need to be loyal to her. Alam mo, Mira, kahit na anong sabihin mo sa akin, kahit na anong tingin mo sa ate mo, naging mabuting tao yon. Trinrato niya akong kapatid. Parang pamilya, kaya habang nabubuhay ako, magiging loyal ako sa kanya. Okay, fine. Fine. Hindi naman kita pinipilit eh. Total, may edad ka na. Madali ka nang... Mamatay ako? What I mean is, madali ko nang mawiwin ang affection mo. Kasi kung hindi mo pa napapansin, mas amiable naman ako at lovable kaysa kay Ate Kuching. Kaya nga, ingit sa akin yun eh. Diyan ka na nga. Ayoko kitang kausap. Ang hirap naman itong iniwan niyo sa akin, Mang. Alam kong gusto mo akong itakwil. Pero kailangan mong tanggapin na hindi pwede. Dahil pamilya tayo, Lucy. Habang buhay na magkaduktong ang buhay natin. Dahil iisang dugo ang bumubuhay sa atin. Hi, ate. This should have been my life. My house. My family. Pero, come to think of it, kung naging kapalaran mo, ang kapalaran ko, siguro maaga rin ako na dance. Thanks, ate. I promise, hindi ko sasayangin itong chance na to. To live the life I'm supposed to live. Punta natin ulit sa bahay. Papakita ko sa yung comic collection ko. Puro superhero yun. Tapos idodrawing natin. O, sige po! Sige nga, Amy. Sa tingin ko, magiging magaling na pintor to balang araw eh. Mas makakatulong kung magpa-practice pa. Palagay ko nga rin ho. Yung papa ko. Yun, magaling mag-drawing yun. Sa kanya siguro nagmana to. Sayang nga ho eh. Hindi niya nakilala pa si Miko. Jaime, ang importante, ikaw. Nagkakilala kayo ni Miko. Mas nakakapanghinayang kung kayo ang hindi nagtagpo. Salamat. Binigyan niyo ako ng pagkakataon. Magmerienda muna kayo. Salamat. Oh, Natoy, halika. Kumain ka. Nimpa ata natitikman ang bistek Tagalog ko. Clara, di ba, napag-usapan na natin na dapat hindi ka kumikilos dito sa bahay.
Dapat ang sinusubaybayan mo lang yung baby natin. Eh kasi Natoy, kung hindi ako kilos, manghihina rin naman ako. Tsaka hindi naman siguro masama na ipinagluto kita. Kayo. Pero sige, kung ayaw mo kumain, hindi kita pipilitin. Baka ipamukha mo pa sa akin na mas masarap si Irene magluto. Diyan ako ba huling ipinagluto ni Irene? So tingin mo ba ipapagluto ka niya ulit? Asa ka pa na pagluluto ka ni Irene, kuya. Pakasabuyan ka lang ng tinola nun. Hindi yun gagawin sa akin ni Irene. At kung gawin man niya yun, at tanggapin ko dahil masarap siya magtinola. Okay. Tara, pasensya ka na. Wala na ako ng gana. Natoy. Siguro naman kaya mo na ipaghain ang sarili mo, no? Pwede. Ming, naging mabuting impluensya rin si Jaime kay Miko, no? Akala kasi natin noon, eh, pag bumalik siya, gugulo buhay ni Miko at ni Irene. Eh, mabuti naman at bumabawi siya ng gusto. Aba, ilang ama dyan na nagkamali at hindi nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Naalala ko lang, yung baka dumating yung panahon na malito o maipit yung si Miko sa dalawa niyang ama. Dahil pakiramdam ko, hindi titigil tong si Natoy hanggat di nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. At pag nagkataon, magsasalpo at magsasalpuan sila ni Jaime. Hindi lang si Irene na maiipit. Ano? Subukan nila magkagulo dito sa bakuran ko. Kung hindi ko sila igiling na parang mani at igagarapon ko yung mga yun. Ikampika na ako sa gulo, ha? Mahal. Kaya relax lang. Buti pa mag-sarging ka muna. Simula't sa pool, alam mo kung gano'ng kamahal sa Irene, di ba? Natoy. Lara, alam ko mahal mo ako. Pero saan nang hihilingin ko sa'yo ngayon? Palayain mo lang sarili mo. Palayain mo na rin ako. Kakainin mo rin ang lahat ng sinabi mo sa akin, Natoy. Babawiin mo ang lahat ng pagtanggi mo sa akin. Hindi ko pinagdududahan ang intensyon mo sa anak at apo ko, Jaime. Sa puntong ito, masasabi kong naibangon mo na ang sarili mo. Pero hindi ako mapapagod na paalalahanan ka. Sana magtuloy-tuloy yan. Ayokong pasasayahin mo ang apo ko. Pagkatapos, iiwan mo lang din siya. Nagawa mo na minsan yon, sana huwag mo na ulitin. Baka matulad ka lang kay Natoy na nandyan nga. Pero hindi ko alam kung makakabalik pa siya ng permanente sa buhay ng anak ko. Jaime. Irene. Hindi ko alam na nandito ka pala. Namiss ko kasi ang anak natin. Kung pwede nga lang, araw-araw ko na kayo kong kasama. Mauuna na po ako. Salamat. Ano, Irene, kita tayo sa airport. Sigurado ka ba ang ayaw mong sunduin kita? Hindi na kaya kong sarili ko. Sige. Tulog ka na. Ano to? Sukat po yan ng paa ko, Ma. Sabi po ni Tito, paibigay ko daw po sa inyo. Ang Tito pe mo talaga kung ano-anong tinuturo sa'yo. Anak, hindi magsha-shopping dun si Mama, magtatrabaho dun si Mama. Pero kapag maraming kliyente si Mama, bibilan kita ng shoes, okay? Mama? Bakit po hindi ako naging junior? Sabi po kasi nung dalawa kong kaklase at junior daw po sila. Kasi daw po sila daw po ang unang anak na lalaki. Wala kasi si Daddy nung mga panahon na yun eh. Hindi kami magkabati. Kaya hindi ko alam kung okay lang sa kanya na ilagay sa pangalan mo na junior ka niya. Eh ngayon po, pwede po ba ako maging junior? Dalawa-dalawa nga po ang daddy ko.
Hindi naman po ako naging junior. Anak, huwag kang ganyan, ha? Bakit? Nagkulang ba kami sa'yo? Hindi ka ba namin minamahalang palaging? Minahal po. Eh, bakit nalulungkot ka pa rin? Sorry po, Mama. Alam po na po. Ako na lang po ang junior nyo. Pag tinanong po ako ng mga kaklase ko, sasabihin ko po, junior ako ni Mama. Pero hindi ko pa po pwede gamitin eh. Anak, huwag ganun. Magsisinungaling ka pa para maipilit lang, di ba? Huwag ganun, ha? Opo. Tulog ka na, ha? Sige. Sige. Good night, Irene. Good night, Miko. Pareho kayong nasa panaginip ko. At hindi ako nawawalan ng pag-asa na magiging totoo yun. Na magkakasama ulit tayo. Mabubuo ulit ang pamilya natin. Kaysan, kilala kita ha. Pag nagkakaganyan kami, binabalak eh. Kaysan, hindi pwedeng laging ganito kami. Habang tumatagal, natatakot ako eh. Na baka mayroon taong mamagitan sa amin nung makialam. Ba't ka naman matatakot? Di ba ikaw din naman nagsabing wala kang urungan? Wala kang hindi gagawin para magkasama kayo ni Irene. So kanino at saan ka pa matatakot? Eh ako nga ito natatakot sa'yo eh. Eh may sarili mo, ngayon nakita-nakitang ganyan oh, ganyan kadeterminado. Ano nga balak mo? Ewan ko ba? Hindi mo palagay eh. Habang tumatagal, masama yung kutob ko eh. So anong balak mo ngayon? Kikidnapin mo si Irene. Hoy, 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 insan ha? Bibiro lang ako, huwag mong gagawin yun. Heinous crime yan, walang laya dyan. Baka ikaw makulong, bahala ka. Aanuhin ko naman yung pagiging malaya kung hindi ko naman sa mga kasama. Tsaka maraming pwedeng mangyari hanggat hindi kami nagkakabalikan. Paano kung bigla lang sila umalis ni Miko? Paano kung tuluyan na lang niya akong layuan? Minsan iniisip ko pa nga lang, naninikip na yung dibdib ko eh. Kung ano, insan? Paano kung umalis sa Erin? Tapos may makilala siya ibang lalaki. Ako, ay! Insan! Relax ka lang, alam ko ba? Binibiro ka lang eh. Ako to, si Raybo, pati ako papatulan mo. Basta relax ka lang. Pinapakalma lang kita. Basta pag-isipan mo lahat yung mga gagawin mo, huwag pa dalos-dalos, Insan. Yun lang gusto ko sabihin. Hindi, Insan. Kailangan ko na kumilos. Hindi ko na ipapaubay sa pagkakataon yung pagbabalikan namin. Ikilos na ako, Insan.